Matapos ang sobrang gandang performance si Kai Soto sa dalawang game nito sa ating national team, ay may matinding pahayag nga si Kai Soto sa kanyang social media na pinagkaguluhan nga ng mga fans at ilang kilalang tao sa mundo ng basketball. Ayon kay Kai Soto na nag-caption na, "I play for the name on the front till they remember the one on the back," na parang ang ibig sabihin ni Kai ay naglalaro ito para sa ating Gilas Pilipinas at para maalala na mga tawang pangalan o apelyido nito na may Kai Soto na handang magsakripisyo para sa ating national team. Ang post na ito ni Kai ay humakot ng napakaraming suporta sa mga Pilipino fans at ilang kilalang sports person sa mundo ng basketball. Nagbigay nga ng suporta ang kakampi ni Kai Soto sa Adelaide na si Mitch Makara na naglaro din sa Australia ngayong window, si Kobe Paras na ispatan din, si Jack Animam at si Gabe Norwood na dating mainstay ng ating national team at marami pang iba. Samantala, dahil nga sa magandang performance si Kai Soto sa ating national team, kahit ang NBL analyst na si Corey Williams aka Chromicide ay shiner nito ang mga highlights si Kai Soto sa FIBA na nag-caption pa na bigyan daw ng mas mahabang minuto si Kai sa pagbabalik nito sa NBL sa kanyang team sa Adelaide. At nito nga lang binigyan ng special highlights si Kai Soto ng FIBA at pinili nito ang mga solid na nagawa nito sa loob ng court na nakaka-proud talaga. At abangan natin ang muling pagbalik ni Kai Soto sa Adelaide dahil may laban agad sila ngayong November 17 kontra sa Melbourne United. Nga pala, maisingit lang natin, suportahan at iboto natin si Kai Soto bilang MVP ngayong fifth window sa game 2 ng laban ng ating national team. As of now, medyo dikit ang laban nila Kai Soto at Jad Khalil ng Lebanon. Iboto natin si Kai bilang suporta na rin sa ating pambansang kupunan. Samantala, sa ibang balita, mukhang magiging masaya ang maraming Barangay Ginebra fans sa susunod na window dahil maglalaro na nga si Justin Brownlee sa ating national team. Ayon sa report ng spin.ph, nakaset ng mag-appear sa Congress si Justin Brownlee at pagkatapos nito ay iaakyat na ang proseso sa Senado at ang target nga ng SBP ay matapos ang naturalization nito bago mag-February dahil maglalaro nga ito sa ating Gilas Pilipinas na kung saan makakalaban nila ang Jordan at Lebanon. Matatandaan natin na bago umalis ang Gilas Pilipinas ay kasama nila itong nag-ensayo at siguradong pamilyar na ito sa sistema ng ating national team, lalo pat andyan si Coach Tim Cone na head coach nito sa Barangay Ginebra. Kaya asahan natin na mas lalakas ang Gilas Pilipinas next year sa paglalaro ni Justin Brownlee na dapat nating abangan.